the life of American regime Filipino writer Severino Reyes. Early life and education. Severino Reyes was born on February 11, 1861 in Santa Cruz, Manila during the Spanish colonial era to Rufino Reyes and Andrea Rivera. He pursued his early education in an institution owned by Catalino Sanchez and acquired a bachelor's degree at the Escuela de Segunda Enseñanza of the Colegio de San Juan de Letran. He also attended the University of Santo Tomas to pursue a degree in philosophy. Personal life. Reyes was married his childhood friend, Maria Paz Puato, with whom he had 17 children. He spoke both Tagalog and Spanish and understood Latin, Greek, Hebrew, and various Philippine languages aside from Tagalog. Career. Reyes wrote 26 zarzuelas and 22 dramas in his career. He is known as the father of the Tagalog plays and as the father of the Tagalog zarzuela. He took a clerical job at the Tesorería General de Hacienda as a means to get avoided to be being enlisted into the Spanish army to fight against the Moros in Mindanao and Sulu. However, he quit the job and decided to set up a store at Cal Azcárraga after the struggle supporting his family with low income he got from his old job. The Gran Compañía de Zarzuela Tagala was established in 1902 by Reyes, also directing zarzuelas himself for the group. The first one-act piece of the troupe, Ang Kalupe, premiered by Zorrilla Theater in April 1902. On June 14, 1902, Zarzuela Tagala staged Walang Sugat, a drama set in Bulacan during the Philippine Revolution. Walang Sugat or No Wounds, which tackled the bravery and dedication of the Katipuneros or the local Revolutionary Army of the Philippines during the later years of the Spanish occupation. Still on the same year, Reyes staged the RIP or Request Cat in Pace in Manila. His other Tagalog language zarzuelas include Minda Mora. The program of his plays was also exhibited by Governor General William Howard Taft at the St. Louis World Exposition and the Panama Pacific International Exposition. Reyes helped found the Liwayway magazine in 1922, where he published his famous writing, Mga Kwento ni Lola Basyang. He used the titular character Lola Basyang as his pen name, and the work became the magazine's most widely read feature. Mga Kwento ni Lola Basyang, or The Tales of Lola Basyang, is a series of fairy tale stories told by Lola Basyang, an old woman with load full of ancient stories stuck in her ancient baul. Death. Severino died on September 15, 1942 in Manila due to Parkinson's disease in World War II. Legacy. On September 11, 2022, Reyes was honored with Google Doodle in commemoration of his 161st birthday. Some of his famous works were Walang Sugat, RIP or Request Cut in Pace, Mga Bihag ni Cupido, Ang Tunay na Hukom, Kalye Pogi, Ang Halik ni Judas, Cablegrama Fatal, Puso ng Isang Pilipina, Ang Bagong Fausto, Filosha o Ang Pag-aasawa ni San Pedro, Opera Italiana, San Lazaro, Alamat ng Lamok, and more. Severino Reyes short story. Ang Alamat ng Lamok ni Severino Reyes. Noong unang panahon, sagana sa lahat ng bagay ang bayan ng Tungaw. Mataba ang lupang taniman dito. Masasaya ang mga tao, ngunit marumi sila sa kanilang kapaligiran. Madalas na naglulusak sa dumi ang mga bakuran. Nagkalat ang mga balat ng prutas kahit saan.
ninlilimahid ang mga bata sa daan. Isang araw, nahintakutan ang lahat sa biglang pagkawala ng ilang mga tao. Walang nakakaalam kung saan sila napupunta. Padalas ng padalas ang mga nawawala, kaya't lumapit ang mga taong bayan sa kanilang makisig na hari upang humingi ng tulong. Kahit naubuhin sila sa nakakasulasok na mga basura, araw at gabing nagbantay ang mga taong bayan at mga kawal. Hanggang sa makita nila ang paglitaw niyang higanting si Amok sa may paanan ng bundok. Kinuha nito ang isang magbubukid at agad na nilulun. Magbantay tayo sa bawat sulok ng ating bayan, sabi ng hari. Wala nang sasarap pa sa maruruming tao. Burp. Tikhay ng higante. Wala tayong laban sa higante. Panlulumon ng isang binatang nangungutib ang kamisita. Mabuti sigurong umalis na tayo sa tungaw. Mungkahi ng mga matatandang kutuhin. Iwanan kaya nila ang kanilang maruming bayan? Hindi natin maaaring iwan ang ating bayan. Dapat natin itong ipagtanggol. Mahigpit na sabi ng hari. Nasasarapan ang higanting amok sa karumihan. Kailangan nating maglinis upang iwanan tayo ng higante. Utos ng hari. Nagwalis ang kababaihan, naligo ang mga bata, naglaba ang kalalakihan, saka sila naghandang muli upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Nang muling lumusob ang higante, pinaulanan nila ito ng pana sa dibdib. Ngunit, parang walang puso ang higante. Hindi ito nasasaktan. Nilulon na higante ang ibang kawal at tinakip ng buhay ang ilang taong bayan. Wala sa dibdib ang puso ng higante, kaya't hindi siya mapatay. Paalala ng isang matanda. Nasaan kaya? Tanong ng hari. Walang sinumang nakakaalam, sagot ng matanda. Nag-isip ng paraan ang hari upang matuklasan kung paano mapapatay ang higante. Nang minsang mabusog ito, nagkunyaring nahimatay ang hari. Napasama siya sa mga dinakip ng buhay. Nang makarating sa kuweba, isang batang higante ang sumalubong kay higanting amok. Narito ang pagkain mo. Matuto kang magtipid. Marunong nang maglinis at magtago ang mga taong marurumi. Saka muling umalis ang higante. Biglang bumangon ang hari at hinugot ang espada. Natakot ang batang higante. Hindi ko na po kayo kakainin. Huwag niyo po akong patayin. Pagmamakaawa nito sa hari. Nasaan ang puso ng iyong ama? Sikaw ng hari. Hindi mo dapat malaman. Iyak ng batang higante. Kung gayon, ay papatayin kita. Matapang na sabi ng hari. Nasa ilong ang puso ng aking ama. Kaya't nasasarapan siya sa inyong kabahuan at karumihan. Nangangatog na sagot ng batang higante. Tinali ng hari ang batang higante at pinakawalan ang mga taong nakakulong sa kuweba. Hinanap ng makisig na hari ang higanting amok. Naabutan niya ito sa bayan. Umakyat sa puno ang hari at tinaga sa ilong ang higante. Namilipit ito sa sakit. Pinagtulungan nilang italik kasama ng batang higante. Sinunog ng taong bayan ang mag-amang higante sa gitna ng tambak nilang basura. Hindi niyo kami mapapatay. Hanggat marumi ang inyong paligid, babalik at babalik kami upang sipsipin ang inyong mga dugo. Sigaw ng higanting amok bago siya matupok ng apoy. Itinapo ng taong bayan ang mga abo ng mag-amang higante sa maruming ilog. Tumahimik na muli ang bayan ng tungaw. Ngunit, nagulat ang lahat sapagkat mula sa maruming ilog ay may maliliit na insektong lumulusob sa bayan tuwing gabi. Naninipsip sila ng dugo ng mga tao. Naalala ng mga matatanda ang sabi ng higanting amok bago masunog kasama ng kanyang anak. Nilinis ng mga taga-tungaw ang kanilang maruming ilog. Dumalang ang maliliit na insektong maninipsip ng dugo. Kinalaunan, tinawag ng mga taumbayan ang mga insektong lamok.